Hi guys! Welcome back to my channel! For today's video, gusto ko lang i-share sa inyo yung konting knowledge ko about sa pagbe-bake. Disclaimer lang guys, I'm not a professional baker, but I really love baking. Sobrang love ko talaga siya, especially yung pagde-design. So let's get started guys! Bake na tayo! Yung cake ko is a vanilla cake with sprinkles, and then ito yung kailangan nating frosting is vanilla frosting. Maglalagay lang tayo siguro mga half nitong frosting. Imi-mix lang natin siya dito sa vanilla cake. Ayan guys, ganito siya pag na-mix nyo na yung vanilla frosting sa cake. Bibilugin na natin siya. Make sure guys, you wash your hands before you do it para make sure na malinis yung ginagawa nyo. Kuha lang tayo ng konti. Tapos bilugin natin siya. And then meron ako chocolate, isasawsaw ko lang yung stick dito, and then tutusok ko dito sa ginawa nating cake pops para sure na hindi siya matatanggal. Repeat the process lang guys. A few moments later. Ayan na siya guys. Kailangan muna natin siya ilagay sa fridge para medyo tumigas siya ng konti before natin idip sa chocolate. So, lalagay muna natin siya sa fridge, and then gagawin ko muna yung chocolate ribbon habang nag-aantay tayo. Ayan guys, habang inaantay natin yung cake pops na medyo tumigas, gawin muna natin yung chocolate ribbon. So, nag-print lang ako ng ribbon na picture. Sinerge ko lang siya sa Google. So, kahit anong ribbon na gusto nyo, pwede nyong gamitin. And then, gagamit ako ng 3 different color ng candy melt. So, I have white, black, and pink. Ayun yung gagamitin ko mamaya sa pag-dip ng chocolate. Pero yung gagamitin natin sa ribbon chocolate is color pink. Lagyan nyo lang ng parchment paper yung gagawin yung template para lang kayo nagdo-drawing, para nyo lang ini-stencil yung ribbon. Melt ko lang tong pink chocolate, and then gagamitin kong tip is Wilton number 2 para sa pagdodrawing ng ribbon. So melt ko lang siya sa gilid. Thank you.
na napakita kagabi yung finished product na ginawa ko kasi nga nalobat yung phone ko. So I decided na mag-sleep na since 1 AM na. Punta na tayo dun sa cake pops na ginawa ko. Hindi siya ganun ka-perfect, guys. Kasi nahirapan ako sa paggawa ng ribbon since mabilis tumigas yung chocolate and kailangan mong bilisan mag-drawing. Kasi tumitigas agad siya. Gusto ko lang ipakita sa inyo yung finished product na ginawa ko. Ito na si Minnie Mouse Cake Pops. Ayan, guys. It's not bad, diba? It's still cute naman. Nilagyan ko lang siya ng plastic and then ng ribbon para hindi siya madudumihan pag dinala ko siya dun sa birthday. Sobrang fun niyang gawin, guys. Hindi naman siya mahirap, but it takes time talaga and then effort, number one. Pero maganda siyang bonding with the kids. Mag-enjoy yung mga kids nyo pagkagawin nyo yun. Ayan, guys. Once again, this is my Minnie Mouse Cake Pops. Ito is just foam. Tapos binalutan ko lang siya ng Minnie Mouse wrapper kasi nga Minnie Mouse theme. Para akma dun sa theme. Ayan, guys. Thank you for watching. Salamat sa pag-aksaya nyo na naman ng time para mapanood yung videos ko na to. And if you like this video, don't forget to give me a thumbs up, subscribe to my channel, and share it to your friends. Until on my next video, bye!